Pinagpapaliwanag ng Mines and Geosciences Bureau ang apat na mining companies na sangkot po sa minahan ng nickel sa Santa Cruz sa Zambales. Dahil doon sa minahan doon, natabunan na ng putik ang dating mayamang tabing dagat at umagos ang nickel sa kalapit na mga komunidad. Saksi si Maki Pulido. Dati raw, nakakakuha sa tabing dagat ng hipon, alimasag at shellfish na pang-ulam o pang-tinda ang mga taga-barangay Lipay, Santa Cruz, Zambales. Pero ang dating pinagkukunan, natabunan na ng makapal na putik na may nickel. Nagsimula raw ito ng minahin ng malalaking kumpanya ang nickel sa kabundukan ng Santa Cruz, Zambales. Lalo pagtakwan ma'am, tag-ulan. Kasi pagtag-ulan dito ma'am, wala pong nakakalaot dahil malakas ang hangin. Diyan po kami kumukuha ng pang-ulam namin sa araw-araw. Ngayon wala na po ma'am. Pati maliliit na mangingisda, tila pinalayas ng putik. Talagang sa laot na talaga, malayo na pinupuntan namin. Ang tagpo ang 2 oras, 3 oras. Doon na yung mga isda ma'am eh. Isa sa mga sinisisi nila ang stockpile o yung tambaka ng mga naminang nickel bago ito isakay sa mga barko. At nang mag-inspeksyon ang Mines and Geosciences Bureau sa bayan ng Santa Cruz, mukhang tama ang suspetsya ng mga taga rito. Nung panahon na nagkaroon ng malakas na pag-ulan, bumuhos yung tubig dito, nag-overflow dahil sa silted na rin. So yung tubig, dala-dala yung putik na nickel. Pagdating ng tubig dito, naiwan yung nickel dyan. Apat ang mining companies na nagmimina ng nickel sa Santa Cruz. Benguet Nickel, BMCI, Eramen Nickel Corporation at Filipinas Mining. Pinayagan silang magmina ng 8.5 million metric tons kada taon. Sabi ng MGB, mukhang irresponsable ang paraan ng pagmimina dahil hindi lang stockpile ang problema. Tila may mali raw sa sistema ng pagmimina sa bundok, kaya umagos ang nickel sa iba pang komunidad ng Santa Cruz. Tulad ng nangyari sa nasa 200 hektarya ng palaisdaan. Nang bumuhos ang nickel mula sa bundok, ito ang nangyari. Ang mga dating palaisdaan, ngayon ay bitak-bitak na tuyong putik. Putikan na rin ang maraming palayan. May mga pwede pang tamnan pero maraming abono ang kailangan dahil nalason na ng nickel ang sakahan. At kahit maraming abono na ang nagamit, higit na umunti ang naani na mga magsasaka. Dapat kasi Maki, pag nagmimina ka ng nickel, yung nickel mo hindi dapat yan lalabas sa environment. Contained mo dapat yan. Ngayon, para ma-contain mo yan, meron silang tinatawag na pan. Dadaan dun yung tubig na may nickel. Pinagpapaliwanag na ng MGB ang mga mining companies. Tinawagan rin namin sila at pinadalhan ng sulat para kuhanan ng pahayag. Sa kanila, tanging ang Benguet Nickel pa lang ang nagbigay ng panig. Anila, responsable raw ang kanilang pagmimina at pasado naman daw ang kanilang teknolohiya at paraan ng pagmimina sa DENR. Kung ipatitigil ba o hindi ang kanilang operasyon dahil sa mga posibleng paglabag sa ECC, depende pa sa magiging resulta ng investigasyon. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.